Now, after skipping the podium for the first time in a year, the Signal HD Spikers are looking to redeem themselves in the upcoming PVL Invitational Conference. Joining us tonight are HD Spikers Rosalyn Doria and Jacqueline Acuña. Ladies, hello. Welcome. Maraming salamat. Thank you very much for being here. Alam ko 11 AM pa kayo with, you know, duties going around and talking talking to people. But I want to ask about this conference in particular. Rose, last time it wasn't the greatest. 6th place kayo, 3-5 slate. Ano nangyari sa conference na yon and what changed going into the next one? Yung last season po namin, sobrang bad po para sa amin yun. Kasi 3 straight conference na nag-podium finish po kami. But suddenly, naging 6th place po. And now, siguro, sobra yung preparation po namin this conference. Ginawa po namin yung mga lapses po namin. Nagtutok kami sa mga pagkukulang po namin. Mm-hmm. Gano'ng katagal itong preparation na to, Jackie, dun sa for this Invitational Conference? After last conference, 2 weeks lang yung naging vacation namin. And then, bumalik na agad kami sa training. And grabe yung determination ng bawat isa coming from 6th place last conference. Parang talagang dinamdam nyo ba yung nangyari? Oh, sobra. So yun ang dinala nyo dun sa... And ayun yung naging motivation namin this coming conference. Jackie, I'm sure you looked around sa buong PVL. Ang daming mga bagong players, ang daming movement. But then Signal also made a few moves. Ang masasabi mo sa mga bagong additions sa team and anong na-contribute nila so far sa training niya? Sa 3 additional players namin, sobrang laking tulong nila sa team, lalo na nadagdagan kami ng 2 leaders, Ate Javelin Gonzaga and Ate Angela Nunag. Of course, yung leadership nila sa team is grabe, hindi mo matatawaran. And as one of the youngest player, and nadagdagan din yung confidence ko, lalo na nadagdag silang dalawa. And lalo na si Vanny Gander na... Yes, ka-age ko. And I am very happy na may sister na ako. Okay. Uy, magandang point yan. Kasi minsan, di ba, lalo na sa PVL, yung mga iba bago, yung mga iba matagal na naglalaro, tapos meron yung mga comebacking players. So, iba-ibang batch, hindi katulad pag-college, parang almost the same kayo. Maybe 3-4 years different. Yes. So, that's a great point. Yung dynamic na meron kang parang sister doon sa isang team. Hindi namin naisip yun. Rose, itong pag-usapan natin yung mga bago. Una-una, itong hindi na bago, obviously, si Ate Jones. Yeah. Diba? Pero yung dynamic nila ni Rad na magkasama, sobrang ganda ng chemistry nila off-screen or, you know, off the court. What do you see pag-practices? Nagta-translate pa siya on-court? Way back 2019, nakasama ko na si Ate Jobs eh. Noong simula nung pagbumalik siya, parang hindi na ako nahirapan, hindi na rin siya nahirapan mag-gel sa team kasi nga hindi na siya bago. And knowing Ate Jobs, veterana na siya, kaya sobrang laking tulong niya sa team. Mm-hmm. Well, na-mention kanina ni Jackie na parang the leaders have increased dito sa Signal. Do you feel that sa training camp niyo so far, and how has that changed yung training niyo as a group? Yes, sobrang laking impact ni Ate Jobs. Lalong-lalo sa training, parang siya yung laging nagbibigay ng energy sa team. Parang kumbaga full charge sa lagi. Mm. 1 year ka na technically ba, Jackie, sa ano? Yes, this coming July. Diba? Wow. Exacto. So, celebration ba yan? Oo. Sana po. Hi, PM! Anniversary po! Kaya ba kayo nagkaroon ng party sa Signal office kanina? Hindi pa po siguro. But 1 year, a year sabay after... Sabay na po sa 10th anniversary ng Signal. Wow! Ito mo naman. So how has the year been for you? How have you grown in this last year? Sobrang yung mag-1 year ko dito sa Signal, sobrang dami ko na experience and yung mga kasama ko more on veterans. So, sobrang dami ko natututunan on and off the court, lalo na na-handle ako ni Coach Shaq De Los Santos. Sobrang laking impact nito sa career ko and I am very happy and grateful na maging teammates ko, yung mga teammates ko ngayon and coaches, lalo na sa management na napaka-supportive sa amin. Mm-hmm. And pwede ko ba tanungin, Pao, ano yung sinasamong impact ni Coach Shaq? Kasi tinatanong din namin yan sa mga ibang players, di ba? With you as one of the younger ones, as you always say, ano yung impact niya sa'yo? Si Coach Shaq, way back nung nasa Petron pa lang siya, honestly, nun pa lang ako nag-start mag-volleyball. Mm. So, sila yung palagi ko pinapanood. Kumbaga, siya yung someone na nilook
forward ko, nilook up ko. And si Coach Chuck Middle din yung position niya. Right. Yeah. So, sobrang laki na natutulong niya sa akin. Parang lahat pinifeed niya na sa akin. So, kailangan ko na lang is gawin yung best ko. Parang may hiya ka na lang na hindi magawa yun kasi lahat talaga ina-all out niya. And so, I am very thankful for Coach Chuck. Yeah, iba yung mentorship niya. No? And of course, Rose, this is the second time, by the way, si Jackie mentioned na siya yung bata sa team. Okay? And may kasama na siya. May ka-age na siya sa Siva in Vani. Can you tell us a bit about the two of them, yung youth sa team ninyo, at anong ginagawa nila for the group as a unit? Jackie and Bunny, parang hindi mo rin sila matatawag na bata. Mm. Kasi the way sila maglaro, parang nasa senior na sila eh. Maaasahan mo na talaga sila. And sila din yung mga player na kaabang-abang this conference. What about si Angela? Backup or wag na sabihin backup pero co-alternate ni Maring Jack ni Jack na alam naman natin napakagaling na libero. What have you seen in practices? Na dati rin kasama ni Jove, so medyo may chemistry yan sila. Ate Jelay, sobrang laking dagdag din sa team namin. Isa din siya sa mga veterana. And maaasahan na po talaga. Mm-hmm. Kahit na stop siya sa training, andiyan pa rin. Iba rin yung army background talaga. Iba yung tibay ng loob. And Jackie, next conference is going to be siguro the first time in a very long time na trying to come back to the podium yung Signal. As we mentioned kanina, they typically are in the podium. Anong ma-promise mo to the fans, to lahat naman sumusuporta sa Signal HD, that this conference could be and should be different? We will promise to get that championship na gagawin namin lahat kasi last conference na feel na namin yung loss na sakit. Ayaw na namin maulit. Yun nga. So gagawin namin lahat ng best namin para hindi yun na ulit namin ma-feel yung na-feel namin last conference. And para na din mag-payback sa Signal Management sa 10th year anniversary namin. Sakto pala, no? Yes. Ayun po yung greatest gift na gusto po namin maibigay for the Signal Management. Alright, so that's the motivation plus the pain of yes. The loss. At ramdam natin when they talk when about they talk it. About it for sure. So, well, we wish you luck. Please stay healthy. And we will see you next week. Magsisimula na ang PVL invitation. Thank you so much. Thank you very much.